What's up mga tropa, this is Gerald Binuya and welcome back to my channel and don't forget to subscribe and click notification bell to get notified. I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 M's in my bank account. And for today's vlog mga tropa, bali share ko sa inyo yung mga delikado o possible na nangyayari sa isang apato o apartment sa Japan. Yung mga delikado na nangyayari mga tropa, no? So nagka-idea ako mga tropa na i-share to kasi may nakita ako sa post ng isang trainee sa Japan na nasunugan sa bandang Chipaken mga tropa, no? So bali 9 sila doon and isang Pinoy mga tropa, no? Yun, nabasa ko to mga tropa no, last Sunday yata yun, bali back to zero sila. Sunog na sunog yung apartment nila. Ultimo passport mga tropa, no? Sunog. Lahat, pati damit, sunog. Okay? Yun, bali 9 sila doon. Then, isang Pinoy lang mga tropa, no? Nakita ko yung post niya na awa ako mga tropa. Sobrang awa ako kasi back to zero sila. Mga tropa, yung apartment sa Japan, yun, madali talaga masunog. Madaling masunog. Tsaka yung apartment namin sa Japan mga tropa, no? Yun, madali talaga masunog. Kasi mga tropa yung sa wall nila, may mga ano pa, may wallpaper pa sila. Kaya konting short circuit lang na malapit dun sa wall, possible talaga na mag-create siya ng sunog talaga. Kaya kami mga tropa, ako personally mga tropa, no, ayoko talaga yung naka-plug yung itong saksakan. Kasi nga, kapag nag-spark ba yan, mga ganon, madaling makaano ng sunog. Yun. Kaya inaano ko talaga yung parang sinsecure ko talaga bago umalis ng apartment talagang ayaw ko talaga yung may nakasaksak. Kasi hindi natin alam. Siyempre gamit lang yan. Minsan nag-overheat mga ganyan. Siyempre nakasaksak yan, di ba? Delikado. Mas maganda ng manigurado kesa masunugan. Kasi nga, kapag nasunugan ka, back to zero ka mga tropa, no? Ultimo damit mo, ang sunog lahat yan. Importante mga tropa yung mga documents mo, di ba? Yung mga passport yan, napaka-importante niya mga tropa kung hindi ka mag-iingat. Kaya mga tropa, bago mangyari yung mga sunog na yan, mas magandang mag-ingat ka na lang. Kasi mahirap talaga, sobrang hirap. Tulad ng naranasan ng kababayan natin mga tropa, no? Nag-post siya talaga, wala siyang damit. Buti na lang mayroong mga Pilipino doon na tumutulong sa kanya na padalhan siya. Kung nasa Japan lang ako mga tropa ngayon, ang dami kong damit sa apartment namin na hindi ko nasusuot. Kung nandun lang sana ako, papadalan ko sana siya, no? Napakahirap ng ganun sitwasyon mga tropa, no? Kaya panoorin nyo mga tropa, ito yung kababayan natin na nasunugan ng apartment sa Japan. Ayan mga tropa, panoorin nyo. Ayan. Mga tropa, no? Sobrang hirap ng sitwasyon niya ngayon. Siguro kung sa akin nangyari yan, o na-experience ko yan, siguro ang hirap, sobrang hirap. Iniisip ko palang mga tropa, nahirapan na ako kasi nga back to zero talaga siya.
buti na lang may mga taong tumutulong o nagpapadala sa kanya. Siyempre, yung mga tropa, hindi naman sila pababayaan ng company nila, yung employer nila. Siyempre, tutulungan nila yan. Magbibigyan sila ng mga pagkain. Siyempre, number one, pagkain, mga tropa. No? Siyempre, bibilihan din mga damit yan. Kailangan kasi nila ng damit. Okay? Dahil nga nasunog lahat. Lahat, mga tropa. Yung passport niya, mga tropa, nakita ko talagang sunog na sunog talaga. Okay? May natira man, konti na lang. Yun. Mga tropa, no? Payo ko na sa mga katropa natin na paalis na at nakaalis na. Ugaliin natin na pag-alis ng bahay, bunutin lahat natin yung mga nakasaksak. Tapos yung mga, yung ano yung gasol, yung gas natin kung naka-open, tsaka yung ano, yung stove natin kung nakasara ba. O, minsan nakakapraning mga tropa ako, minsan alam nyo ba, kapag nakaalis na ako ng apartment namin, tapos nakapag-bike na ako, tapos biglang papasok sa isip ko na, nasara ko ba yung ano? Nasara ko ba itong gato? Babalikan ko pa yan kahit na malilate na ako. Talagang babalikan ko yan kung nailak ko ba yung pinto, kung may nakasaksak ba ako ng mga appliances, kung ano ba, kung naka-open ba yung gas. Yan, binabalik ko yan mga tropa. Nakakapraning, pero ang magandang kaugalian kasi mga tropa, no? Yung parang kahit na mukha ka ng praning, alam mo na na isara mo na, tapos biglang iisip, nasara ko ba? Mga ganun. Kahit na mukha kang praning, at least nakakatulong yun kasi babalik at babalikan mo talaga siya. May ganun ako galing mga tropa. Kahit na nagmamadali na ako pagpasok, tapos biglang naisip ko, nasara ko ba yun? Ano yung gasol? Ganyan. Babalik at babalikan ko talaga yan mga tropa. Kasi iba na talaga nagsisigurado kesa naman sa masunugan ka ng apartment. Tapos mga tropa, halimbawa, meron kayong alikansya, meron kayong ipon na pera sa apartment, masusunog din yung mga tropa. At dapat mga tropa, mga dobling ingat, tripling ingat ang gawin. Basta siguraduhin natin lahat ng mga gamit sa apartment, naka-unplug, tapos naka-sara lahat mga tropa. Yan ang payo ko sa inyo kasi nga, madaling masunog po ang apartment sa Japan. Yung wall, alam mo mga tropa, yung wall talaga, yung wallpaper talagang, ang dali talaga masunog ng mga tropa. Kaya, ingat talaga, dobling ingat. Sobrang dobling ingat. Kesa naman sa magano kayo, ma-back to zero kayo, mawala lahat sa inyo, pati ipon nyo. Diba? Kung may ipon man kayo sa apartment ninyo. Yun. Buti ka mo mga tropa, paano kung may taong natutulog sa loob, diba? Diba? Yun yung mahirap. Mamaya, masunog pa sa loob, diba? Yung ibang apartment mga tropa, tulad ng apartment namin, no? Yung sa baba, di ba? Yan. Sa baba namin. Tapos meron kayong pataas, di ba? Ganyan. Yung pinakakwarto ko, di ba? E paano kapag yung sa baba, nag-short circuit, tapos nasunog yung sa baba? Paano pa ako bababa, di ba? Paano pa ako bababa? Kung sunog na dito sa baba, di ba? Nasa taas ako, di ba? O paano kung nasusunog ka sa baba, paano pa ako bababa kung nasusunog na, di ba? Yun yung iniisip ko. Kaya talagang gusto ko i-secure talaga yung mga saksakan kasi nga delikado. Lalo na yung kwarto ko, pag nasunog sa baba, paano pa ako dadaan? Diba? Yun yung iniisip ko din mga tropan, delikado. Kaya mas maganda mag-ingat na. Siguro accident, no? Accident naman siguro, hindi natin maiwasan. Pero mag-ingat pa rin tayo. Ayun mga tropan, no? Hindi ko naman tatapos yung vlog na to na hindi po sinasabi sa inyo to. Share to inspire natin, praise, pray hard towards, stay humble, and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!